Tatlong taon na rin kaming nagsasama ni Jade, misis ko, pero hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Halos 5 years ko rin siyang naging girlfriend since college. Mas nag-iingat kami noon para hindi siya mabuntis. Pero ngayon mukhang hindi na okay na hindi siya mabuntis dahil mag-asawa na kami. Call me Ruben. Pareho kaming 26 years old ni Jade. Pareho kaming nagtatrabaho sa isang pharmaceutical company. Nang mag-open nga ng panibagong warehouse ang company sa Taguig, ay dalawa kaming na-assign ni Jade. Kung kaya, kinailangan na rin namin maglipat ng mas malapit na mauupahan. From Quezon City pa kasi kami at malayo na rin ang Taguig. At kahit may kotse kami, mahihirapan kami mag-travel dahil sa traffic. Nakahanap naman kami ng 2-story apartment sa isang residential area. Tamang-tama dahil may parking na rin at kayang-kaya namin ang monthly payment nito. Saturday ng umaga, nakarating kami ng 8:30 a.m. sa lugar kung saan kami titira. Dala namin ang ilang mga gamit namin. Dining set, sofa, isang TV, at isang kama. At pagdating nga namin, agad kaming sinalubong ng isang binatilyo. Siya si Levi, pero sabi niya 19 years old na raw siya. Pamangkin daw siya ng may-ari ng apartment na titirahan namin. Siya rin daw ang katiwala at maintenance ng apartment. Kaagad niya akong tinulungang ipasok ang mga gamit namin. Mukhang mabait naman si Levi at medyo mamasil ang katawan niya. Sanay daw siya sa mabibigat na trabaho. Construction worker daw siya dati, pero pinakiusapan na lamang siya ng kanyang tiyahin na magtrabaho dito. At ang bumaba nga si Jade sa kotse, napatingin naman bigla si Levi. Iniisip ko na lang na baka nagandahan lang siya kay Jade. Sanay na rin naman ako na may mga lalaking napapatingin talaga sa kanya. Maganda at sexy si Jade. Mapagkakamalan mo ngang dalaga pa ito. Agad naman siyang nginitian ni Jade at lumapit na ako para ipakilala sila sa isa't isa. Medyo mahihiyain pa si Levi. Nang matapos na nga ang aming ipasok ang mga gamit sa loob ng bahay, ay nagpaalam na rin si Levi sa amin at sabi niya, siya rin daw ang maintenance dito sa apartment at kapag may problema at kapag may ipapaayos kami sa kanya, ipagtanong lamang daw namin siya at nag-iwan na rin siya ng contact number. Makalipas ang ilang araw, naging okay naman kami ni Jade sa lugar. Araw ng Sabado, nakita ko si Levi. Tinawag ko siya, agad na lumapit naman sa akin. Meron daw kasing nagpapagawa sa kanya ng sirang shower sa kabilang pinto. Nang nasa pinto na nga siya, ay nakita niya si Jade na nakaupo sa harap ng computer. Kaagad naman siyang binati ni Jade. Napansin ko na bahagyang ngumiti si Levi. Nahihiya siya kay Jade. Iba ang pakiramdam ko kay Levi. Lalaki rin ako, kaya alam ko nahihiya lang siya sa akin. Siguro kapag wala ako, baka kinausap na niya si Jade. Wala namang problema sa akin kung humahanga siya sa asawa ko. Natural lang naman yon sa edad ni Levi na 19. At masarap sa pakiramdam kapag may humahanga sa asawa ko. Dahil ibig sabihin, magaling ako mag-alaga. 26 years old na si Jade, pero maganda at malakas pa rin ang dating dahil maalaga ito sa kanyang sarili. Nang madali nang umalis si Levi, dahil alas 3 na nga ng hapon, uuwi na daw siya dahil hinihintay na rin siya ng tita niya. Sige kuya, uwi na muna ako. Nagpaalam na rin siya kay Jade. Nasa kabilang kalsada lamang ang bahay ng tiya niya na kanyang tinutuluyan. Nang makaalis na nga si Levi, biniro ko si Jade. Babe, wala ka bang napapansin kay Levi? Tanong ko sa asawa ko. Wala naman. Bakit? Sagot naman niya. Ngumiti ako. Cute siya. Pahabol na sagot ng asawa ko. Natawa ako kay Jade, kaya sabi ko, mukha kasing may tama sa iyo yun. Maganda ang ngiti ni Jade. Hindi naman siguro, baka kasi ngayon lang nakakita ng tao yon. Pareho kaming natawa. Nang may kumatok sa pinto,
At pagbukas ko, isang magandang babae. Agad naman siyang nagpakilala, siya daw si Jana. Sa kabilang pinto lamang daw siya umuupa. Pinapasok ko na muna siya at sinabi ko na rin ang pangalan ko at si Jade ipinakilala ko rin. Nakipagkwentuhan muna sa amin si Jana. Sa call center daw ang work niya at bago pa lamang daw siyang nangungupahan dito. Nasa 24 years old lamang siya. Taga-Kaloocan siya pero na-promote daw kasi ng company at na-assign dito sa Taguig. Kung kaya naghanap siya ng apartment na malapit sa work niya. Dalaga pa siya at weekly na lamang daw siya uuwi sa parents niya sa Kaloocan. Napahaba na rin ang kwentuhan naming tatlo hanggang maalala niya ang pakay niya sa amin. Sabi niya kung may number daw kami ni Levy dahil may nakalimutan daw siyang ipagawa pa sa kanya. Naalala ko na may ibinigay nga pala si Levy na contact number. Nagpaalam na si Jana sa amin ni Jade at may pasok pa daw siya ngayong gabi. Kinagabihan after namin mag-dinner, kwentuhan muna kami ni Jade gaya ng madalas namin ginagawa. Napag-usapan uli namin ang tungkol sa pagkakaroon namin ng anak. Binalikan uli namin kung bakit hindi kami makabuo. 3 taon na kaming nagsasama. Medyo malungkot si Jade dahil hindi niya ako mabigyan ng anak at nalungkot din ako dahil hindi ko rin siya mabigyan ng anak. Napag-usapan din namin na magpatingin na sa doktor. Pero nag-decide kami na huwag na muna magpatingin at maghintay na lamang na makabuo. Pero pareho na kaming naiinip. Sumeryoso bigla si Jade kaya, "What if try natin sa iba, babe?" Biro ko kay Jade at nagulat siya. Sabi ko, "Biro lang. Gusto mo? Seryoso ako." Sagot ni Jade sa akin, "Tinga, seryoso ka?" Sagot ko na may pagkagulat. "If ever sino naman?" Tanong niya. Sabi ko sa kanya, planuhin namin ang gusto. At kailangan pareho namin gusto talaga. Desperado na kaming magkaroon ng anak ni Jade. Kinabukasan, Linggo, 8 a.m. na kami nagising ni Jade. Habang nasa garahe ako at naglilinis ng sasakyan, napadaan si Levy. Kaya nagkakwentuhan uli kami. Tinawagan daw siya ni Jana dahil meron pa atang ipapaayos. Pero sabi ko mukhang wala pa siya dahil sarado pa at hindi ko nakitang dumaan. "Okay lang kuya, hintayin ko na lang." Habang naghihintay siya, nakipagkwentuhan muna siya sa akin. Nagkaroon na rin ako ng pagkakataon na magtanong sa mga bagay-bagay sa kanya. Hanggang natanong ko na siya tungkol sa babae. Tinanong ko kung may girlfriend na ba siya. Sabi niya nagkaroon naman daw pero hindi rin nagtagal. Nabuntis daw niya ito. Pero hindi siya tinanggap ng magulang ng babae dahil sa construction worker lamang daw siya. At inilayo sa kanya ang anak niya kasama ang girlfriend niya. Bago lang daw siya dito sa tita niya mga 6 months pa lang. At wala pa daw siyang mga barkada o kaibigan. Napansin ko na mukhang mabait na bata si Levy, tahimik at magalang. In-invite ko siya sa susunod na Sabado na mag-inom dito sa bahay. Hindi naman daw siya masyadong umiinom, minsan lang at madali siyang malasing. Sabi ko naman pareho lang naman kami. Nabiro ko siya kay Jana. Sabi ko, "Maganda si Jana. Ligawan mo." Natawa na lang si Levy. Sabi niya napansin nga niya. Pero focus daw muna siya sa buhay niya. Hanggang maisipan ko na sinong mas maganda, si Jade o si Jana. Biro kong tanong kay Levy. Dinaan ko sa biro baka kasi kung ano ang isipin niya. Hindi kaagad siya sumagot. "Mas maganda ang asawa mo, kuya." Napangiti ako kaya medyo hindi nahiya si Levy. Maya-maya bigla na lang nagbukas ang gate. Si Jana dumating na. Mag-aalas 9 na ng umaga. After niya kami batiin, pasok na sila ni Levy sa kabilang room na inuupahan niya.
Maya-maya, tinawag ako ni Jade. Uy, loko ka talaga. Kung ano-ano yung tinatanong mo dun kay Levi. Natawa na lang ako dahil nakikinig pala siya sa usapan namin kanina. Ano daw ang plano ko sa Sabado? Bakit niyaya ko daw na mag-inom si Levi? Ngiti lang ang sagot ko. Mukhang ramdam ni Jade kung ano ang plano ko. Alas 11, medya ng umaga dumaan uli si Levi. Palabas na ng gate. Nang makita niya ako, "Kuya, uwi na muna ako." Paalam niya. "Sa Sabado ha, 8 PM, paalala ko." "Sige kuya," sagot naman niya. After namin magawa ang mga gawain namin ni Jade, nagpahinga na kami. Nagdadalawang isip pa si Jade sa plano ko kay Levi. Okay lang naman kung walang mangyayari sa kanila. Iniisip ko rin, baka mailang din si Levi o di kaya matakot. Kinagabihan maaga na kaming natulog dahil may pasok na kinabukasan. 7 AM to 5 PM ang pasok namin ni Jade. Kaya 6 AM pa lang umaalis na kami sa bahay, Lunes hanggang Biyernes. Araw ng Sabado, matapos naming gawin ni Jade ang mga gawaing bahay namin, nagpahinga na kami. At pagdating ng hapon, inihanda ko na ang iinumin namin ni Levi. Inilabas ko yung itinatago ko na imported na alak. Bigay pa ng kliyente namin noong nakaraang December. Nagpa-deliver na rin ako ng lutong barbecue at inihaw na manok. Sakto 7:50 PM dumating si Levi. Short na maikli lang ang suot at fit na sando na white. Kaya malinis tingnan at medyo labas ang natural na muscle ng katawan niya at bagong ligo. Tinanong ko muna siya kung kumain na ba. Kumain na daw siya. Binuksan ko muna yung TV at sakto sa PBA laban ng Hinebra TNT. Ginanahan si Levi dahil paborito rin pala niya ang team ng Hinebra. Habang nanonood siya, inilabas ko na ang pulutan namin, pati ang alak. Inumpisahan ko ng tagayan si Levi. Makaapat na tagay kami. Lumabas naman si Jade na bagong ligo at lumapit sa amin. Nanlaki naman ang mga mata ni Levi nang makita si Jade. Inabutan ko ng isang shot glass at ininom naman niya ito. Sabi niya matapang daw ang alak. Ayaw niya uminom. Tumabi na siya sa akin, pero nanood na lang ng basketball. Panay naman ang sulyap ni Levi kay Jade. Medyo hindi nahihiya dahil may tama na rin ng alak. Ramdam ko na rin na lasing na ako, kaya nagdahan-dahan na ako. Si Levi na tinatagayan ko ng marami. Napasarap ng gusto dahil mananalo na ang Hinebra at nasa harapan pa niya si Jade. Tumagay na rin si Jade pero pakonti-konti lang. Pakiramdam ko nahihilo na rin siya. Malapit na namin maubos ang alak. Alas 12 na ng gabi. Lasing na si Levi dahil medyo makulit na. Lasing ako pero alam ko pa mga nangyayari. Hanggang nagbanyo ako at pagbalik ko, katabi na ni Jade si Levi sa sofa. Kinabahan ako pero hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko. Hindi na ako lumapit. Naka-off na ang ilaw at ang TV na lang ang bukas. May magandang nangyayari. Ang lahat ay umaayon sa plano ko. Nanood na lamang ako sa kanila. Kunwari wala ako. Baka kasi tumigil si Levi kapag makita niya ako at mahiya. Tumagal din ng halos 15 minuto ang ginagawa nila. At nang makita ko na tapos na sila, tumuloy na ako sa kwarto nang hindi nila napapansin. Pagkatapos ng ilang minuto, naramdaman ko na pumasok si Jade sa room. Sabi niya nakaalis na si Levi at umuwi na. Alam niya nagising ako at nakita ko ang lahat. Niyakap niya ako at hinalikan. Ewan ko ba, iba ang dating sa akin ni Jade ng gabing yon. Nangyari sa aming dalawa ang hindi pa nangyari sa buhay namin. Sobrang intense. Hindi ko maipaliwanag, pareho kaming napagod ni Jade. Napasarap ang tulog namin pareho. 9 AM na nang kami ay magising kinabukasan. Kinalimutan na muna namin ang nangyari kagabi.
Naging abala kami sa gawaing bahay. Lunes, balik kami sa trabaho. Lumipas ang isang linggo, hindi ko pa napapansin si Levi. Iniisip ko na lang na baka nahiya sa nangyari. Pero lumipas ang dalawang linggo, wala pa rin siya. Hindi ko siya maramdaman, kaya tinawagan ko siya para kamustahin. Humingi siya ng pasensya sa nangyari. Sa nangyari sa kanila ng misis ko na si Jade. At nagulat siya nang sinabi ko na alam ko naman ang nangyayari. Kaya okay lang. Pero sabi niya, baka hindi na daw siya makabalik dahil biglaan daw na pinauwi siya ng nanay niya sa Mindanao, sa Zamboanga. Hindi daw niya matanggihan dahil umuwi daw doon ang mag-ina niya. Gusto nang makipag-usap sa kanya. At ngayon nga, nagkabalikan sila. At napagkasunduan nila na doon na lamang manirahan sa Zamboanga. Mahal na mahal niya ang pamilya niya, kaya hindi na raw siya babalik ng Maynila. Bigla akong natahimik sa mga sinabi ni Levi hanggang nagpaalam na siya. Nagpatuloy kami ni Jade sa buhay namin. Trabaho Lunes hanggang Biyernes, pahinga Sabado at Linggo. Dalawang buwan ang lumipas. Umaga, isang masayang Jade ang bumungad sa akin pagkagising ko. Masaya niya akong ginising hawak ang pregnancy test kit na may dalawang guhit. Masayang masaya kami pareho ni Jade. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang kalokohan sa buhay. Kayo na bahala kung gusto niyo akong husgahan. Ruben, Taguig City.